para sa ating series number 3, game number 1. Connection, I mean no connection versus infamous PH. Masakit. Beso guys, laglagan portion. Kasong kalaro pala natin dito si Taiga eh. Ay! Patay tayo dyan. Si Tiway ga. O shoutout sa mga sumusuporta sa amin. Sabi dito ni ano, ni Lembot. Ni Taiga, si Taiga yan din. Si Taiga ba rin sabi yan? Oo, si Taiga. Alam mo naman si Taiga. Mainit yan eh. Mainit yan lagi eh. Oo. Si Taiga na. Oo eh. Tignan natin ha. Si Lembot pala to, nandito na. Oo. Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo naman yan si Lembot eh. Isa sa malulupit yan. Na-tanker. Yan lang yung Lembot na pangalan lang malambot pero tangkunat. Makunat. Yung kanyang Cupra dito for sure mamaya. Pareha sa safe route yung pinili ng dalawang team dito, Kuya Prof B. Kumuha lang sila ng makukuha pa ata. There you go. Alam mo, napansin kita Jin eh, para madalas ka nagluluyi eh, no? Ano ba, paano ba yung combination ng yung vacuum niya? Paano ba, ano, explain mo nga sa akin, paano ba ito napuprok yun? Ganito kasi ang mangyayari dyan, Prof. Pinuti mo lang. Pupuesto ka pala upo mo eh, no? Hinihintay ko yung buwelo mo eh. Pindutin mo lang. Hindi, pero ano yan, kapag yung, mayroon kasi yung tinatawag yung duality, yung yin-yang duality. Kapag yung nahuli niya ng kanya skill, eh, kapag nag-proc yun, may lalabas sa'yo, either black or white. Diba sabi nga ni Michael Jackson, diba? It's either black or white. Gumano si Michael Jackson. Pag nahuli yung, kapag kunyari, ito, si Zed na rep, kulay white yung sa kanya. Tapos yung kampi niya, yung katabi niya, kulay black. Kapag na-champahan sila ng isang first skill, vacuum nation yun. Basta, lagi mong i-first kill dun sa loob ng ano, sa loob ng rotation. Actually, ma-champahan sila ng rotation. Vacuum nation ang tawag dun. Vacuum nation, pero ito na. Speaking of rotation, medyo umiwalay si Taiga ng bitaw dito. Ng kanya mga fidget spinner, look at from the backline. Si ano, si Fernandez Jose. Ayan Fernandez, na. Mga miyembro ng infamous PS, kalawat kanan, napita si Fernandez. Sinunod pa si Janus, naglaho na parang mga bula. Ang team infamous PH nagkaroon ng connection ng no connection. Ang ganda ng ikot ng no connection. Ang tawag doon, rotation. Ay, yun. It rhymes. Yun. May nakita mo yun? Si Parza papunta sa kabilang ano, binakyum. Hinila. Oo. Kumbaga lilipad na. Tapos kinuha yung ano, yung buntot. Tama. Tapos sabi ni Clark, ako din, marunong din ako lumipad. Bumalakpak eh. Eh siyempre, pag ang ibo nakarinig palakpak, batcher yan eh. Babalik pa yun? Oo, yung palakpak na ano, yung pambuka yung kamay. Ah, oo nga. Pangkalapate. Pangkalapate. Batcher strategy. Oo nga. Yan. Pangkalapate strategy. Actually, yung no connection ay lumalamang dito, Kuya Prof ha. Seriously speaking, yung damage kasi nila ng early, pang YouTube eh. Medyo ano din eh. Medyo masakit eh. Mabenta yan. Mabenta yung mga ano. Diba-diba na naman daw ang YouTube dito. Diba-diba na naman ang YouTube eh. Mamaya, mati. Diba-diba na naman yan. Yan. Pagtapos, kinubra na. Eto na, nababaligira ang flame shot. Ay, hindi pala. Wala palang flame shot. Joke lang pala. Fake news. Kala ko may lumipad na flame shot dun eh. Iba pero pala. Alam mo, hindi nila napipigilan yung pag-farm ni Kuya Janus dito. Actually, kahit may isang death si Janus, maganda yung damage output ni Kuya Janus. Oh. Medyo all good. Pero, Ang ganda rin nga doon yung beta team. Pinabayan pa ng kanyang last insanity Lempot. That's a 2-4 non-exchange. Plus, may kasama pang foul pa ba? Ayan na, Mountain Shocker to reveal the position of infamous, I mean, ano, connection. Pumasok na. Si, ano, si Genron, naging dragon na. Ayan na, si Krita. And napitas pa nga ang tropa natin si Tai Tudaga. And hawakan rin si Patrick the Starfish. All-star pala tong mga to. Kompleto, Ricardo. Nagkahalo-halo. Prop, alam mo nangyari doon, yung Mountain Jacker, na-reveal sila lahat. Tapos, nakalahati yung haibu nila. Nung nakita ni Clark, nakalahati na yung haibu nila. Tsaka na lumabas. Alam mo naman ang mga dragon. Naisusulat yan eh. Ang mga dragon sa anime, late lumalabas yan. Oh, never na ako ng dragon eh. Si Reka?
Ha? Huling-huling dragon ni Reka, si Kuko. Ay, hindi, pampito pala si Kuko. Pampito yun. Nakalimutan ko na. Basta laging dragon, laging huli yung lumalabas yan. So, ginawa ni Clark, ang dapat niyang gawin. Kumbaga, si Shenron nga eh, patay na si Krillin, tsaka lumalabas eh. Ganon din yung nangyari, yung infamous. Patay din na lang. Patay din di ba? Bago lumabas. Yung tinatawag na pag pumasok yung dragon, enter the dragon. Kung alam yung palabas niya. English pa yun. Oo, ni Bruce Lee. Oo, ni Bruce. Kaya pala yun yung title. yung talk niya yun. Kaso, yung last one din, noon pa man. Noon pa man. Pero look at that, tumama na. Ito na. Yung positioning ni Janus, ang lupit, no? Bira ka lang makita ng ganitong YSS, eh. Ang ginagawa niya kasi dito, maganda sa YSS, yung first skill. Mm-hmm. Yung first skill niya, para kang ano, para kang mini Lancelot. Para kang mini assassin because of the first skill. And it's really positioning himself with that first skill, yung dash. Na nakakuha sila ng magandang space para sa damage ng Parsa, damage ng Esmeralda. Tama. Gusto ko yung idea mo nang yan, ha? Pero score natin. Parang yung tropa kong 5-5. Kulang na lang isa pang 5. Eh, kilala nyo na. Si 5-5-5. Ang star player. Star player. Ng Zen Esports. Oo. Ito na, prop, ha? Tagilid na ang connection ng new connection. At si Janus na yung umaariba. Ay, naku, pumasok! Si Kupri! Ayun na. Tignan natin yung pinatay. Uy, wild born free. Last insanity. Laging sanity na nila combination. Here comes the dragon. Kasi nga napitas ng isa nila. Pero namali ang tanong pasok. Hindi lagi nabubuhay ang dragon sa pelikula. Tandaan mo yan. Kaya nga nagkaroon ng dragon slayer na palabas eh. Totoo si Lina inversion eh. Oh! Si Fernandez, si Rudy. Si Rudy nga eh. Nabuhay. Hindi, alam mo, isa yan sa ano eh. Isa yan sa mga malulupit. Na Aston. Oo. Diba? Si Rudy Fernandez, balabo, kuya prof, buhay pa din. Tama. Let's see. Si Ramses. Tumipat na ng laro si Ramses. Alam mo naman, si Miracle nga, diba, nandyan na rin minsan. Diba? Ayan. Alam mo kasi hindi mo pwede malitin yan si Jose Fernandez. Nagkaroon na pelikula yan eh. Laban kung laban. Alam mo yung pelikula na yon? Oo, oh, search mo. Malabas yung sa recommendation ko eh. Hindi ko na alam dito. Pero si Clark nagpapakakit Superman and Ramses will fall. Dahil wala ang the rest of si Mindwan. Wala rin ang tropa nilang Virtus Pro. Tuwalon pa dito si Maki. Aalis muna. Si The Boy. Men ang galing ni Fernandez. Sina boy. Ang lupit. Actually, akala ko si Janus yung... si Janus siya si Fernandez yung ano dito eh. Yung make or break superstar ng Infamous PH. Kasi hindi naman siya sa outplay. Ay, hindi siya sa invade eh. Parang ang ganda na lang ng positioning nila. To the point na hindi makakuha ng magandang pasok yung no connection. Alam mo, ginag-search ako yung mga pelikula ni Rudy Fernandez ngayon lang. Natuwa ko siya isang tulisang dagat. Tulisang dagat. Diba? Yan yung mga word na hindi na masyadong ginagamit, lalo yung tulisan, di ba? Oo. Yan yung mga talagang sindikaton dating. Pinoy na Pinoy yung dating eh, no? Oo. Pero ano? Dito, ayos lang pare ko. Si The Boy eh, no? Meanwhile, ito, mukhang magkakaroon ng laban dito sa bandang top lane. Janus popping the second skill. That is the Parsa ultimate galing kay Ramses. Lumipan na ng laro. Taiga, kalahati na po dito. Si Kuya, the ZXCDEN Maki. Ayan, namumula habang si Kuya Clark late na naman kasi nga Dragon J. Lahat ng Dragon late na na. Lagi na igimaki, baka. Pero ito, napalibutan na si Krami Wap. And yun, napita si Patid the Stars, Welas Maki. Naku, si Nightmare Tito Taiga and the rest of the gang taking away
kasi nandyan na si Prize. Ayun o, alam mo naman pag nag-final form si Prize, hindi pa gold yan ha. Hindi pero yung transform to niya, yung malaking katawan. Oo, ganun na nangyari. Oh my glove, men, hindi ko na alam na nangyari eh, no. Bakit nga ba biglang lumawang yung ipaw? Bakit din natin biglang lumawang? Kasi dahil yun doon sa recent clash, yung sa ano, yung sa bottom. Sa baba, no? Oo, nagkaroon sila ng pektusan doon. Eh, syempre, yung dragon. Alam mo, once lang namatay yung dragon, nagkamali siya. Pero look at this, 3-1-3. Tapos hindi nila napapansin. Ang dragon kasi, pag naging dragon, di ba? Pag nag-vengeance, hindi mo naman ganung halata na naka-vengeance eh. Sinasaktan nyo siya. Pero yung pala kayo yung nasasaktan. Habang ina-atake siya, di ba? Yan na, inaabol si Kito. Nag-sticker pa. Yung dragon, inaabol yung may kapwa dragon. Ayan, baby bouncing ball si Maki. Nakikipag-sukit. Ano yun, mainit si Lembot dun ha. Talagang pinumit niya yun para lang ma-pektusan. Dalawa pala ang pasabog dito ng Intanus. At sinalo ko nga dito. Hindi mo pwedeng ganun ni si Daboy. Si Daboy, pasa pa na yun, bro. Pasama pa na sa plano. Kompleto si Ricardo. Sabi niya, Lembot, o papulain mo. Tapos pinasa bigla kay Fernandez. Iba talaga si Daboy, men, si Rudy. Yung ganyang, ano yan, mapapansin mo yung ganyang galawan niya. Galing yan sa pelikula. Ang leon, ang tigre, at alamid. At alamid. Grabe. Mga classic Daboy moves na pinapakita dito. Ang tanong nasaan na si Ma'am Rosana Rotes? Alam mo kasi ayun, si Daboy. Yun ang favorite, yun ang ano eh. Favorite ang pala ng mga tito talaga eh. Tito Natics eh. Si Rudy Fernandez at si Rosana Rotes. Speaking of tambalan, yun na. Si Rosana, si Pop, ang tito disengaging. Lumabas agad na maaga ang dragon. Oo. And disengaging muna. Oo nga, no, speaking of Rosana Rotes, eh, isa yun sa mga naging hero noon. Okay. Oo. Sa mga pelikulang Pilipino. Kumbaga, naging mainit din ang kanyang pagbubuhat sa Pilipinas. Pero, nasa ibang bansa na ata siya. Oo. Oh, yan ang hindi ko alam. Oh, dodgeball! Parang kay kuya mo X-board. Pero men, iba eh. Parang feeling ko, hindi ito ano eh. Parang hindi ito outplay eh. Parang na-outclass bigla ng Infamous eh. Parang lamang na kanina yung no connection, pero parang sa lahat ng nangyaring clash, simula nung nandun sa Lloyd kanina, puro Infamous na, no? Oh. Parang na-outfield din eh, parang eh. Lugi yung diretso lang eh. Kasi hindi nila gano'n na-utilize din si, ano, si Patrick. Pansin mo, di ba? Wala silang map control dito. Automatically, wala ka tayo nakikita dito. TP out, the vacuum is real, pero there's no damage coming from the side of no connection. Nakakuha sila ng 1-to-1 exchange. Pero napapani sila in terms of 1v1 pick off another one. Wala silang pamigil kay Daboy. Ayan na nga si Daboy. Daboy. Ayan o. Meron naka necklace, pero yung damage kasi naman gagaling to finish Esmeralda, hindi enough. Diba talaga? Diba si Rudy? Kasi isa pa sa point dyan, etong si Fernando, si Fernandez, gusto niya mga kalaban, mga mili eh. Hindi naman may mga kalaban niya. Itong kakalmutin niya. Sino ba to? Si Masha? Kakalmut eh. Pero, ayun na. Game 1, goes to the side ng Infamous PH. Malinis talaga compare sa no connection.